Welcome to Bridges here at CERC.tv. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening, Dr. Evelyn Songko at sa mga viewers ng ating Bridges. Good morning, good afternoon, good evening. And hello, good evening, good morning, or good afternoon to our viewers on Bridges here on CBRC.tv. Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening, Dr. Evelyn Songko at sa mga viewers ng ating Bridges. Good morning, good afternoon, good evening. And hello, good evening, good morning, or good afternoon to our viewers on Bridges here on CBRC.tv. Hi! Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good evening to everyone and to all our viewers around the world. Good morning or good afternoon. I am Evelyn Songko, your host, and with me is Claude Despabiladera. Claude, hello! How are you? Hello, ma'am. How are you, po? And good evening to you and good evening to our viewers around the world. Thank you for watching Bridges. Hi, ma'am. Kumusta, Claude? How was your weekend? Ma'am, okay naman po. Resting from the week. Nakakapagtabaho kahit yung mainit, kahit may mga restrictions pa rin. How about your weekend, ma'am? Kumusta? Oh, wow. Wonderful. Actually, no, ako nai-inspire pa rin ako talaga hanggang ngayon. And I think this is gonna be forever, no? Yung ating mission song na alam na natin, mission song pala yun, diba? Tapos, yes, nadaman na rin natin yung meaning ng logo ng 500 years. Natuwa ka ba doon sa show natin, Claude? Yes, ma'am. You know, gaya nga po nung comment na sinabi ko sa episode natin last week, masarap nung busisiin yung minds ng artists, yung kung ano yung thought process nila when they were either, you know, writing a song or creating art. Kaya, yun po, siguro pag may makausap akong artist, kung ano-anong mga tatanungin, bubusisiin ko siya. Nako ah, today, na-inspire ka kasi yung ating guest ay isang artist. Alam ko ha, na-inspire na naman tayo. Sige nga Claude, umpisahan mo na. Introduce our guest tonight. Gladly ma'am. Our guest for tonight is Mr. Wilfredo Tadeo Layug. He is popularly known as Willy, the great ecclesiastical artist from Betis, Pampanga. His works grace magnificent churches here in the country and around the world. He continuously raises the bar of wood carving in the locale by introducing new techniques that he learned from his apprenticeship in Spain. He is a multi-awarded artist. His awards include, madami po ito, Most Outstanding Kapampangan Awardee in 2002, Most Outstanding Guaguayeño Award in 2005, Presidential Medal of Merit Award in Ecclesiastical Arts in 2009, Juan D. Nepomuceno Cultural Award for Arts and Culture in 2013, 39th Annual Metro Manila Film Festival Best Actor Award for Dukit in 2013, Pro Ecclesia et Pontifice Award in 2016, and in 2019, Sir Willy was among the 5 alumni from the College of Fine Arts and Design who were recognized by the USTAAI in partnership with the UST Office of Alumni Relations as Distinguished Thomasian Alumni. So, friends, let us all welcome Mr. Wilfredo Willy Layug. Yeah. Yes. Kumusta po kayo? Thank you for inviting us this momentous occasion. Good evening, good morning, and good afternoon sa inyo pong lahat. Welcome, Willy. Good evening to you. Ang saya namin kasi nakita ka na namin uli. Salamat po. Virtual, no? Ang meeting natin uli,
Nakakatuwa naman. Tapos, nalaman ko, Willy, that you are a son of Matinakan Dadaras, no? Ito yung talagang respected na, sa Betis at pinaniniwalaan na mga, ito yung mga boat makers, hindi ba? At pinaniniwalaan ng mga predecessors ng gumagawa ng galleon trade during the Spanish period. And so, highly respected. Ito bang ganito ang kultura at paniniwala? Sa Betis lang ba ito? Sa Pag-Ukit? Apa. Nag-start po talaga yung ano, yung Pag-Ukit along sa barangay namin Santa Ursula. Along the river, ano, yung Pampanga River, you know, yung Matinakan Dadaras, my father's Matinakan Dadaras, a boat maker siya. We believe talaga yung ancestors namin talaga artisans na yun siya. Before the Spanish came, meron na pong tradition na ano ng mga artcraft sa amin. Muslim po kami dati, you know, base ng Muslim ito ng mga sa Betis. Naipasa po to ng mga ancestors namin. Kaya yung mga members ko ng guild na sa Masu, ang tanong nila sa akin usually is, ba't ako, marunong na ako mag-ukit, hindi na wala naman nagturo sa akin, parang ganun. So it runs in our blood talaga. Ito yung advocacy ko to, ma'am, personal, pati with my family, na i-maintain namin yung tradition ng pag-ukit sa amin. Pati yung ano, kultura sana, not in my time na mamamatay ito. Parang iyon yung ating kupong singsing yun. Ito yung singsing na hindi namin bababayaan mawawala ito. Nakakatuwa yan, Willy, no? Talagang meron kayong dedication at committed kayo na ipagpatuloy itong tradisyon na ito. At ipagpatuloy ang, lalo pang siguro pagalingin, ang skultura niyan sa Betis. At lalo-lalo na you pass it on from generation generation. Di ba tama, Claude? Apo. Uh-huh. Ma'am, nakakatuwa ano, family initiative to yan po bang naging inspiration ninyo kaya kayo naging sculptor? Kasi ang alam ko po, ang natapos ninyo ay painting sa UST College of Fine Arts and Design. Uh-huh. So yun nga, ang naging inspiration ko, yun nga, yung slide please. Ang naging inspiration ko, nung bata pa ako, ito yung first communion ko, na-expose na kami kasi talaga pagka-religiosity ng Betis. Ano? Ang Betis ang tawag nila is Pueblo Levitico, maraming pari po kasi doon. Ano? Kaya dalawa lang profession namin, mga kalalakihan, sabi ng mga matatanda namin. Either paglalagi ko, either pari ka or karpintero o nag-uukit ka. So ito yung ano, itong first communion ko to na nandun kami sa simbahan sa Betis, sa ceiling. Na, slide please, unang catechetical ano ko yan, para nakita ko yung simbahan namin, yung interior namin sa parang Tag Assistant Chapel of the Philippines. Okay, slide please. Yes. Ayan. Ito yung ano. Ang ganda. Ito yung ano. Kasi nung nagsisimbaho kami, ma'am, we have to walk 2.5 kilometers from our barangay to ano to Parish Church sa Santiago Apostol. Hindi ako nakakapag-attend ng mass kasi parang tinitignan ko palagi yung kisame namin. Kasi ang sabi ng teacher namin sa katekista noon, katekisim noon, sabi niya ang ito raw yung langit itong kisame namin. So from a young age na at the age of 6, parang gusto kong talagang maging ang professionist ganito, yung paggawa ng mga kisame o ganun, pag-eskultura. Ang dami kasi ano, siguro alam niyo man yung church namin declared as cultural heritage 2012 ano, 2002. So maganda pati yung retablo namin. Ito po yung naging una kong ano, unang inspiration ko para gumawa ng mga religious works, religious art, sa religious art po.
Kaya nga, ang Betis talaga, no, known for the sculpture. And tignan mo, sinasabi mo ngayon, it's really known for its religiosity as well. Napakaganda ng komunidad. And the community also develops your being an ecclesiastical artist. Paano ka ba naging ecclesiastical artist? At ano nararamdaman mo kung umuukit ka ng mga ganyan? Yun nga po, ang after my graduation, ma'am, meron akong problem, meron akong dilemma sa gano'n ko sa profession ko. Am I a sculptor or a painter? So, since ang pinili ko talaga is pagiging sculptor. Kasi kung painter ka, ang daming libo-libo magiging kagaw mo sa trabaho sa Manila, sa buong Pilipinas. Dito sa Betis talaga base na ang ano namin, base dito talaga yung mga sculptor, ano. So sa Santo Domingo Church kasi nung nag-start yung pagiging ecclesiastical artist ko, meron kaming project doon slide this. Insert ko lang itong yung Fort Santiago Gate. Bago ako mag-graduate, bago ko makuha yung Santo Domingo Church, estudyante pa ako sa US doon and Fine Arts. Na-commission na ako dito na gumawa ng sa restoration of Fort Santiago. Ako po yung gumawa ng bas-relief yung sa taas yung Santiago. At the age of 19 years old pa ako noon, pinakiusapan ko sina Sir Danny Santiago na instead of 4 meetings, 1 meeting na lang yung para ma-accumulate ko yung days ng trabaho namin sa Parian Gate sa Intramuros. Ito po yung marker na 1981 po to nung ginawa namin to. At mayroon po itong boseto nung pinaprove ko sa Intramuros Administration. Okay, slide po yung boseto. Santo Domingo Church nito. Anyway, ito to balik po tayo dun sa bakit ako naging ecclesiastical artist yung Santo Domingo Church, please. Yun nga, yung binigay po yung project na to, yung baldacchino tsaka yung altar table, ito yung first major project ko when it comes to religious art. Pagkatapos po nito, yung altar table designed by Rafael del Casal through Father Edmund Nantes, Dominican po yan. So ang daming nagtatanong pagkatapos ng project no, from one chapel to one church to parish church. And tapos dumami na parang ito na yung profession ko. So, sa ngayon sabi ko, kung walang Santo Domingo Church, walang Willy Layug. At nagkataon po nung ginagawa namin to, may sakit si baby. At sabi ni Father Edmund, iyalay mo sa mahal na biren yung problema, yung sakit ng misis mo. And then, dalangin natin na dumaling siya. Hindi lamang po siya gumaling talaga. At binigyan ako ng profession as an ecclesiastical artist. So, doon po na talaga nagsimula yung pagiging artist. Yeah, sa blessing. Kaya nga every, papanata ko every fiesta, andun ako. Ngayon, hindi ako naka... Dalawang beses na po ako hindi nakapunta since 1990s. 1980s. Una yung naglahar sa amin nung mga 1990s naglahar. Pangalawa last year. Hopefully this year sana makapunta tayo. Ito ho Willy, yan ay pa rin yung ngayon na retablo, no? Yung ginagamit pa rin po ngayon yan. Bagay na bagay sa ating Our Lady of Lanaval. Lanaval po. Tama ba, Lord? Yes, ma'am. Alam niyo, ma'am, malapit na po ang Santo Domingo sa amin. So, kung darating yung time na pwede nang umasok doon, kasi hanggang ngayon, sarado pa rin yata. Pupunta ako dyan para magdasal at dayuhin para makita ko up close yung inyong creation, okay. Sir Willy. So, ika-freeze ko lang po. Tsaka, sir, kayo rin po palang umukit ng image ni Mama Mary na ibinigay kay Pope Francis noong dumating siya rito. Tapos, napakaganda po nung mukha ng imahe na yon. Ano po yung inspiration ninyo nung tinasculpt niyo po yun, sir?
Oo nga, mahabang kwento 'yun, ano. I was commissioned by CBCP to do the ano, the marine image, ano. Ang sabi ko sa kanila, 'di ba September ano, September sila nag-decide, January siya pupunta. And nag-decide na po talagang gumawa ako ng marine image. At sabi ko sa kanila, gawa tayo ng marine image out of a Filipino tradition. Ngayon, ang sabi nila, antay ka muna. Antay ka muna ng go signal from the CBCP bago natin gawin. Eh, nung November noon, before na pumunta sa atin ng January ang Pope, pumunta sila ng Korea at nakita na yung marine image na ano, in marble na Korean tradition. Ayun, sabi ko, meron na po tayong queue kasi sa Korea ginawa na gano'n. O sige, go ka na. Matagal na po ako nag-go kasi may studies na ako. So yun, ang ginawa ko doon is, ang peg ko is Our Lady of Hope. So dinagdag lang namin ng palo. Ito yung, ang work na yun, nag-reflect nga yung apprenticeship ko sa ano, sa Spain. Kasi andin yung estofado na yung borda ng damit. Andun yung hyper-realism. This is my teacher, is Francisco Romero Safra, na nag-apprentice ako sa kanya na, in 10 days lang. Kay Navarro Arteaga, nag-apprentice ako sa kanya one month every year, in 3 years, diretso yun. So ito, parang maganda yung 10 days niya. It's very, ano, compact, tsaka talaga informative, tsaka tutok siya talaga. Kaya nga, marami tayong ano, similarities sa tradition, kaya hindi ako nahirap pumasok sa kanila. Beside, nung binigay ko yung credentials ko sa Safra, yung company name, ano, kay Arteaga, ang address kasi niya is 34 Calle Betis. Eh, yung Betis, ano, yung company name namin is Betis Galleria, tsaka town namin is Betis. So, meron na kaming rapport, kumbaga, tanggap ka na, sabi niya, balikan na lang next year. So, paki-slide yung Our Lady of Hope. Next slide. Oh, yeah. So, siguro yeah, maganda kung makita natin, no? Yung mukha ng Our Lady of Hope. Ipakita ito, natin. Yeah, ito naman po, ma'am, ito yung altar ng Colegio Filipino na sa ano, yung altar of the Filipino Saints sa Colegio Filipino. Ginawa ko to prior dun sa ano. After 2012, yeah, dito sa canonization ni Calunsod ito. Ito nag-reflect na itong ano, nag-reflect na itong hyper-realism sa Estofado. Next slide, please. Yan ang mga form of art. Ayan, ito. Ito na yung ano, ito na yung Our Lady of Hope of Palo. Kasi binigyan namin ng Palo, binigyan na ano, the meeting, yung meeting mag-meet kami ni Archbishop John Doe na finally bibigyan namin siya ng ano, ng title, kasi ang daming nagtatanong kung ano talaga yung ano. So ito na talaga yung Our Lady of Hope of Palo. Kaya nung after this ano occasion, ang daming nag-inquire sa akin kung pwede daw maggawa ako ng ano ng isang Our Lady na galing sa isang bagyo, ganon. Galing kami sa bagyo, pwede pang Our Lady of sa amin, ganon. Hindi ko babanggitin yung ano, yung lugar. Sabi ko, hindi naman po araw-araw mabibigyan tayong inspirasyon, ganon. Tsaka hindi ako nagmamanufacture ng Our Lady. Pwede naman po yun, Our Lady of Hope. Universal po kasi yung ano yan, like Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of, di ba, yung parang ganon. So, ito kasi universal naman po yan eh. Tsaka yung iconography niyan, yung pinaghalo siya ng ano, yung Dolorosa, kasi hindi tayo makagawa ng masayang icon ng Mama Mary. Kasi pagkakatapos lang ng ano, ng Yolanda noon. At yung Perpetual Help. Pinag-alo siya. Dolorosa at Perpetual Help. Oh. Opo. Tingnan nga natin, yung may close up kang ano niyan? Tingnan natin slide. Opo. Tingnan nga ayan, natin. Ayan, ayan, ayan siya. Napakaganda. Merong bata sa Tagiliran, no? Meron ba yung ibig sabihin? Meron po ito pong ano, yung Our Lady of Hope na, yung Dolorosa tsaka Perpetual. Yung bata, tignan yung bata. Ang tradisyon natin, yung tawag natin diyan kilik. 'Di ba? Yung kilik, yung kilik ang 'di ba sa side kilik.
Tapos function ano yan din ah. Kaya nandun sa kilik yan kasi parang nagre-reach out siya sa bata. Which is, yung bata is, tayo yun eh, humanity yun eh. Tsaka yung perpetual help, ma'am, kita nyo. Di ba sa perpetual, nung nakita niya yung symbol sa taas, yung dalawang angel, hawak-hawak niya yung kamay ng Mama Mary. Tingnan niyo hawak niya. Di ba? Ang concept po niya is only Jesus saves, pero kailangan niya ng guidance ng Mama Mary. So hawak-hawak niya. Tsaka akita niyo yung yung mga bulaklak na yan, ano, mga nung nagpipilis kami. Nag-invite ako ng mga artist. Isa dyan, si Dr. Leleng Santiago, nag-paint siya ng bulaklak. Yeah. Oo, oh, talaga. Yeah. Ayan. So, marami ka na talagang nagawa, no? I-share mo nga sa amin yung mga images ng mga, o ikwento mo, yung mga nagawa mo ng works. Yeah, paki-slide po, next slide natin. Next slide. Ito yung front na ano. Nung umuulan pa yan. Slide please. Ito yung ano yung nag-graduate ako ng ano ng sa UST kasama ko yung ano yung youngest son ko si Joseph. 19 ano. Opo, para 2016 ito. Next slide please. Okay. Sige nga. Sunod. Ito yung ano yung binigay natin na yung copy sa Pope. Next slide, please. Sa Vatican to, sa Vatican. Next slide. Ito yung meron kaming ano yung latest work po namin is the ano yung Maria Santissima's Del Sagrario sa Malaga. So naging sa ano to pinosisyon to ano dapat po position last year tsaka this year kaya lang nga pandemic nga hindi next ano lang nagbless lang. Ako po ito eh. Ako po itong nasa ano to parang hindi ako Ku Klux Klan ano ito yung sa Bicol. Ano ito hindi po. Ganyan po investment namin pa. Nakasama po ako sa isang hermandad sa Sevilla. So since 2007 nandun na ako. So every year tapos every other year kasi mahal pa masaya. Pumunta ako doon just to join the procession. Ang nung nagpo-procession na kami, ang pangarap ko talaga ay sana yung gawa ko ang ma-procession sa roads ng Andalusia, cobblestones of Andalusia. Pangarap ko 'yun, dalangin ko 'yun. At nagkatotoo ngayon. I was commissioned, inask ako ng mga dalawang member ng Hermandad sa Malaga para gawin yung head at saka kamay ng Maria Santissima del Sagrario. So, pakita mo nga yung napakagandang. Sige, slide natin. Ito yung ano, ito na-bless siya noon. Nag-bless siya. Nag-invite po sila. Nung blessing last ano February yata to. Anyway, ito yung title niya, Maria Santissima del Sagrario. So I were ang nagrepresent sa akin yung honorary consul natin sa Malaga. Ooh. How I wish nung blessing ma'am, ma'am Evelyn, oo. Cloud. Andun yung Filipino community andun yun. Oo, so tapos nung binasa ng Cura Rocco yung homily niya, ilang beses akong binanggit kasi nga nagkataon we're celebrating 500 years of Christianity. Nagkatugma yon. Yun kasing yung ulo na yon, hindi ko alam. Basta ang pangarap ko lang is magkaroon ng isang trabaho sa Espanya. Hindi ko pinabayaran. That's a gift. So siguro hindi ko naman last 2019 wala pa tayong yung logo ng 'di ba yung gifted to give wala pa tayong ganun. Yes. Yeah, 'di ba? Wala pa tayong ganun. Na team wala pa tayong ganun. If binabayaran mo 'yon kahit 1 euro lang, hindi wala nang essence yung pagiging binibigay mo, 'di ba? Kahit 1 euro lang pinabayaran mo kasi. Walang yes. 'Di ba? So, next slide natin, please. So, makikita natin dito. Ito yung... Nice. Ito na siya ngayon.
Ngayon, nag-ano kami noon. Ito, ginayakan na nila yan. Before na before na meron kaming despedida nito, program nito, 2020, February, nag-despedida kami with the Archbishop Lavarias tsaka Emeritus si Aposeto. Meron kaming in-insert na nag-request kami from Archdiocese of Cebu na isang maliit na kahoy, relic, na tawag nila Tindalo de Carcar, parang believed to be the material na yung Magellan's Cross, believed to be. Pero hindi yun, hindi kinuha doon, same species. So tinatch nila doon sa Santo Niño de Cebu, and then pinadala sa amin. At yun, in-embed namin yun sa ulo, in-embed yung may programa yon. Pakita nga po natin sa slide, andun si Aposeto. In-embed nila, pinasok nila para kasi umikot yung istorya. 500 years ago, binigyan tayo ng regalo ni Magellan na Santo Niño, ibanilik natin sa Dolorosa, Mama Mary na siya binalik. So in-acknowledge nila yon sa programa nila doon sa during the blessing. Binanggit po nila yon. It's very symbolic. Napakagandang tama yung sinabi mo, umikot, no? Yun nga, umikot. Binigyan tayo ng ating faith. Ikaw naman nagpasalamat ka, ibinalik mo. Nakakatuwa. Nako, napakaganda niyan, kaya lang konti na lang yung ating oras ngayon, ano? Yeah. Mm-hmm. Siguro kailangan malaman natin ano yung impact nung yung mga pinaggagawa na mga inukit mo, yung commitment to continue with the sculpture in Betis. Ano bang impact niyan sa community? Ang naging impact po nito is inspiration nila ako na at least akong first Kapampangan or Filipino, hindi pa namin alam kung ano, meron na nagpadala ng isang imahen sa Espanya as pinoprosesyon. Pero yung ang dami po mga batang sculptor ngayon na tinetrain namin na through seminar workshop, through guild, yung tawag nila is MASU. Mandukit ang Luwagi, from Santa Ursula, parang ganun. Guild po yun. Sumasama kami sa national competition. At nananalo naman sila. Yung isa represent na siya sa international meet sa Boldwood Day. Wow! International? Yeah. Ako nag-represent sa Boldwood Day, international. Hindi naman competition, is a collaboration among national international communities na may traditional wood carving. Ako nag-represent ng Pilipinas sa China, sa Cambodia, at doon sa last 2019 sa Austria. So, din na binadala natin yung bandera natin doon. Claude, siguro at this time, Claude, meron tayong mga shout-outs. Baka pwede mong basahin, Claude, no? Yes, ma'am. From Henry Saleta Tenedero. Willy Layug, so creative. Tunay na henyo. Yan. Thank you. From Fernando Pedrosa, mabuhay sa pride ng Guagua, Pampanga. Hi to Dr. Ited Marino, President of Thomasinong Kapampangan. Yan. And again, from Fernando Pedrosa, handog na Panginoon si Willy Layug sa Pilipinas. Yes. And you know, Ma'am Songko, I just want to say, our guest today reminds me of our guest before, yung si Ma'am Evangeline Estrada, because di ba she's been abroad, tapos she brought back the ideas that she gained from Europe, and yun yung sa vertical gardens. Si ang counterpart naman ng si Sir Willy. Meron po tayo regards to Willy Live, Pride of Edmir Makabulos, Pride of Pampanga. Yan po. Thank you very much for watching us. Ako, wala na tayong time. Oo, maraming bumabate. Pero wala na tayong time. Sige nga. Willy, ang tawag nga sa iyo ni Brother Willy. Ano yung message mo sa ating mga kabataan, na sculptor, yung mga young artists? Ayan, especially the Filipino artists.
Dalawa lang anekdote ang kukwento ko po sa message na 'yon, 'di ba? Yung every time na may nagtatanong sa akin na ano na kliyente o mga estudyante o mga kaibigan na gawa mo ba ito? Ganyan. Sa isang like itong Our Lady of Hope. Sabi ko may kasama po akong gumawa niyan. Mga trabador mo? Hindi po. Kasi ang kasama ko niyan, kasama kong gumawa yan, Panginoon. Kasi ang yabang, bakit ang Panginoon, sabi niya, ang yabang-yabang ko naman para sasabihin ko, pati kahoy ginawa ko. Pati yung araw na para ibibilad mo yung kahoy mo para matuyo, ginawa mo. Tapos pati yung hangin na breath with, through the air, na fresh air na lalabas ka. Pati yung ano inspirasyon, pati yung tong talento na binigay sa akin. I believe it's inborn, ano, God-given talent. Tama yung sinasabi nung isang nag-ano sa akin na andog ako ng Panginoon sa ano dito sa mundo. Kasi nga, isang anecdote pa rin yung isang matanda na nagpasyal sa amin nung may hawak-hawak sa istampita. Ang tawag sa amin sa Kamampangan nun, istampita ng Nazareno, ang tawag sa amin yun is Apong Gino, Panginoon. Sabi sa akin, Mang Willy, gumagawa ka ba ng Panginoon? Sabi, hindi po. Bakit? Kasi ako po ang ginawa ng Panginoon Kasi yun nga, tama yung sinabi niya na ako po ang ginawa ng Panginoon siguro para magsilbi dito sa simbahan. At ginawa ng Panginoon ang pamilya ko para suportahan ako dito. At ginawa ng Panginoon ng parents ko para ako sisilang dito sa mundo para gawin itong role na to. Ito lang po yung every time na sana para lahat ng trabaho natin, anong ginagawa natin, kasama natin nagtatrabaho ang Panginoon para meron tayong guidance sa Holy Spirit. Maraming salamat, Willy. That is very inspiring. Thank you very much for finding time to be with us. Lagi namin natandaan yung sinabi mo, mula sa Panginoon, para sa Panginoon talaga, di ba? At sabi mo nga, lagi mong kasama ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Ako, thank you very much. What? Salamat. Yes, thank you very much, Sir Willy. Marami po kami natutunan sa inyo. And it's really great to meet you. Thank you for sharing all that. So, yun po. Thank you to the Thomasinong Kapampangan and to its President, Dr. Mildred Mariano, for sponsoring tonight's show. Thank you to Ms. Marie Pe Yang for making arrangements with our guest, our speaker, and to our fellow alumni. Follow us on Facebook, UST Alumni Association Incorporated. Visit our website, ustalumniassociation.org, and support our Thomasian Alumni Community Exchange, TAC Exchange, that's TAC Exchange, our online marketplace where Thomasian sellers and buyers meet. Contact us at our Facebook. If you have the poster of that, we can show it. But we proceed. Thank you sa mga alumni associations at mga alumni na bumili na ng Cargasos. Ang Thomasinong Bicolano bumili na rin. Thank you. Napakagandang storybook po ito. And they will donate some of their Cargasos books to the public schools and small private mission schools. Yun pong public schools na interesado magkaroon ng storybook na ito, contact Dr. Marilyn Cano at 0917-820-1103. And individuals who like to purchase the book, you may contact Ms. Cez San Juan at 0917-596-0742. And of course, congratulations to the UST Faculty of Arts and Letters, who is now actually celebrating its quasi-centennial. And they're celebrating it this year. Actually, ano ibig sabihin ng quasi-centennial? That's 125 years. About 125 foundation years. They had their opening mass this morning, April 19. At syempre, kino-congratulate din natin ang president ng AB Alumni Association, si Dean Henry Tenedero, and Philip's Alumni Association, si Ms. Mitos Araneta. Congratulations sa inyo. Thank you to all the officers, members, and volunteers of the USTAAI. Let's continue dreaming, weaving, believing, and inspiring. Thank you to the CBRC staff. And please join us again on Sunday,
That's April 25 at 6 p.m. Let's learn more about life and its value with our guest, Dr. Josephine Lumitao. And God? Here on Bridges, we do not build walls. We build connections, connections of people and knowledge. Let us share what we learned tonight about the quincentennial celebration of our 500 years of Christianity. Goodbye. All right. And that is really a very wonderful learning about the sculpture that is really related to our 500 years. And here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, bridges of love. Thank you, everyone. Have a great week ahead of us. Enjoy the rest of the evening. Goodbye. Welcome to Bridges here at CBRC.TV. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening, Dr. Evelyn Songko at sa mga viewers ng ating Bridges. Good morning, good afternoon, good evening. And hello, good evening, good morning, or good afternoon to our viewers on Bridges here on CBRC.TV.